Tayo pong lahat ay manalangin. Our gracious Father in heaven, when we were born, when we were sinner, you save us from eternal destruction, eternal hell. Ama naming Diyos na nasa langit, nung kami po ay ipinanganak, kami po ay mga makasalanan na naharapat na mapunta doon sa walang hanggang pagkawasak, sa walang hanggang impyerno. So Lord, thank you so much for your grace and love. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig. Here, there are so many the newcomer, the new born again brother and sister here in order to listen your precious word. Ngayon po, ay narito ang napakaraming mga bagong ligtas na mga newcomers upang makinig sa iyong salita. So please bless the Christian life. They will start the Christian life as your son of God. Kaya pakiusap, pagpalain mo po ang kanilang Christian life at sa kanilang pagsisimula sa kanilang Christian life bilang mga anak ng Diyos. And please help them to understand well your true love and your grace. At pakiusap, tulungan mo rin po sila na maunawaan ang higit ang iyong tunay na pag-ibig at biyaya. O Lord, even if we face more difficult situation, even the new brothers and sisters also, please give us your peace and help us to be awake as a good Christian so that we can preach the gospel more diligently and boldly. At Panginoon, bagaman humarap kami sa mahihirap na sitwasyon, kasama na po yung mga bagong naipanganak na muli na Kristiyano, pakiusap, tulungan niyo po kami na mapanatili ang kapayapaan sa amin, sa gayon ay magagawa po namin may pangaral ang Ebanghelyo ng mahigit na katapangan. O Lord, please, if there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, please help them and protect them from any devil temptation. At Panginoon, kung meron man po sa aming mga brothers and sisters na hindi po makadadalo sa Sunday sermon sa araw na ito, pakiusap, tulungan at protektahan mo po sila mula sa anumang panunukso ng Diablo. We commit the rest of the time on your almighty hand. At ipinagkakatiwala po namin ang aming nalalabing oras sa iyong makapangyarihang mga kamay. We pray in the name of Jesus Christ who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Right. Today we are going to think about, learn about Lord's Supper. Kaya sa araw na ito ay pag-iisipan po natin at pag-aaralan po natin ang patungkol sa hapunan ng Panginoon. Because God, Jesus Christ command us to do two events. Dahil iniutos sa atin ni Jesus Kristo na gawin yung dalawang bagay. So, let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 11. Kaya buksan po natin ang ating Biblia, Unang Korinto, chapter 11. 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 hanggang 29. Kaya Unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 29. Would you show the screen the word of God? First Corinthians chapter 11, verse 23, hanggang 29. All brother and sister, including newcomer also, the newborn again brother and sister also, basahin po natin na sabay-sabay with slowly and one sound. 3, 2, 1. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo.
Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Verse 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. First of all, congratulations, new brother, sister, to become the celebration. Una sa lahat po, congrats po dun sa mga bagong brothers and sisters na nagkaroon ng kaligtasan. And welcome to Quezon City Church today. Kaya welcome po dito sa Quezon City Church. It's very important to get salvation. Kaya napakahalaga na magkaroon ng kaligtasan. More important is that to live well as good Christian. At yung higit na mahalaga dito ay yung mabuhay ng maayos bilang mabuting Kristiyano. For a good Christian life, after we are saved, there are four elements we need to live a normal Christian life. Kaya pagkatapos nating maligtas, ay mayroong apat na elemento na kinakailangan natin upang makapamuhay tayo ng normal na buhay Kristiyano. It is among four. First is the Word of God. The first Word of God. Kaya una, dun sa apat, yung salita ng Diyos. So we should read every day the Word of God. Kaya nga dapat po tayong magbasa araw-araw ng salita ng Diyos. And second, prayer. At pangalawa, yung pananalangin. Prayer means the conversation with God. Yung panalangin, ibig sabihin nito ay pakikipag-usap sa Diyos. That's why every day we have to conversate with God. Kaya nga, araw-araw ay kailangan nating makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. And third is the fellowship. At pangatlo, yung fellowship o pakikisama. Until Jesus' second coming, we have to fellowship in the church. Kaya hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus ay kinakailangan po nating mag-fellowship sa loob ng Iglesia ng Diyos. Last fourth is evangelism. At yung pang-apat ay yung evangelism. Until Jesus' second coming, we have to do our best to evangelize. Hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, kinakailangan natin gawin ng lahat ng ating makakaya upang mag-evangelize. Because Jesus Christ came this world to save not only you, but also the whole world. Dahil si Jesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang hindi lamang iligtas kayo, kundi yung buong sanlibutan. Anyway, today, among four elements, we will continuously learn and every time through the Sunday service. Kaya patungkol po dito sa apat na elemento na ito ay patuloy po natin itong pag-aaralan sa ating Sunday sermon. But today especially, we will have a time to learn deeply about the Lord's Supper. Subalit sa araw na ito, ay ito yung pagkakataon natin upang pag-aralan ng malalim ang patungkol sa hapunan ng Panginoon. Even in this Lord's Supper, all four elements necessary for a good Christian life are included. Kaya maging dito po sa hapunan ng Panginoon, yung apat na elemento na kinakailangan para sa ating buhay Kristiyano ay kasali rin dito. After we got salvation, Jesus commanded the saved Christian to do two things. Pagkatapos natin magkaroon ng kaligtasan, si Jesus ay inutusan ang mga ligtas na Kristiyano na gawin ang dalawang bagay. First is baptism. And second is the Lord's Supper. Una ay yung bautismo at pangalawa, yung hapunan ng Panginoon. So, I will explain to you shortly about the baptism. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo ng maiksi ang patungkol sa bautismo. Would you bookmark here and then let's go Romans chapter 6. Kaya lagyan niyo po ng bookmark dito at tignan po natin Roma chapter 6. I think it is the first time to teach you about the baptism and then Lord's Supper to you. Tingin ko ay ito yung unang beses na ituro sa inyo patungkol sa bautismo at hapunan ng Panginoon. So, Romans chapter 6, verse 4. Kaya Roma chapter 6, verse 4. Before I teach you about the Lord's Supper, I will teach you lightly about the baptizing. Kaya bago ko po ituro sa inyo yung patungkol sa hapunan ng Panginoon, ay ituturo ko muna sa inyo ng
Saglit ang patungkol sa bautismo. Romans chapter 6 verse 4. Everybody, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. At kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Ngayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Did you get baptized, my lady? Nabautismohan na po ba kayo? Not yet. Perhaps, maybe, if you were baptized already before you were saved, kaya marahil yung ilan, kung kayo ay nabautismohan bago pa kayo maligtas, baptized before you were saved is invalid. Yung bautismo bago kayo maligtas ay walang silbi, walang bisa. It is meaningless that you were baptized before you were saved. Kaya wala pong silbi kung kayo man ay nabautismohan bago pa kayo naligtas. So if you already get baptized before you were saved, it means it is just that the drier sinner has become a water-soaked sinner. Kung kayo ay nabautismohan bago kayo maligtas, ito ay ibig sabihin, nangangahulugan lang ito na yung basang makasalanan ay naging ay yung tuyo na makasalanan ay binasa lang sa tubig na makasalanan. You understand? Naintindihan niyo po? But after we were saved, after we get salvation, and we have to get baptism one more time. At pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan ay kinakailangan din nating magpabautismo. And we only get it once in our lifetime. At magkakaroon lamang tayo nito ng isang beses sa buong buhay natin matapos nating magkaroon ng kaligtasan. So usually we went to the summer retreat and we got baptized. Saka, kadalasan, tayo ay pumupunta sa summer retreat at nagpapabautismo. So if we want to get baptized, this time let's go to the summer, let's join the summer retreat. Kaya kung gusto po ninyo magpabautismo, dumalo po kayo. Makibahagi po kayo sa summer retreat. Right? Tama po. Actually, baptisms are like a wedding ceremony, similar. Sa katunayan, yung bautismo ay ito'y kapareho dun sa seremonya ng kasal. This month, there is three wedding ceremony in Quezon City Church. Sa buwang ito, mayroon pong tatlong kasal. Ikakasal dito sa Quezon City Church. Anyway, baptism are like a wedding ceremony. Very similar. Gayun pa man, yung bautismo po ito ay gaya ng seremonya sa kasal. Why? Bakit? According to the Bible, Isaiah chapter 61, I'll show you. Isaiah chapter 61, verse 10. Ayun po sa Biblia, dito po, Isaiah 61, verse 10. Getting salvation is means getting wedding ceremony. Kaya yung pagkakaroon ng bautismo, ito ay gaya ng pagkakaroon ng seremonya ng kasal. Isaiah chapter 61 verse 10, the Bible says, or so, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. So, get salvation means we are get married with Jesus Christ. Kaya nga yung pagkakaroon ng kaligtasan ay ikakasal tayo kay Jesus Cristo. What do you think? A wedding, the ceremony, wedding is not a shameful event, right? But a joyful and happy and blessed event, kaya right? Kaya ano po sa tingin ninyo, di ba? Yung kasal, ay hindi naman ito nakakahiyang pangyayari, tama po? Subalit, nakakagala, masaya, at pinagpalang pangyayari. That's why, through the wedding ceremony, the bride and groom announce and proclaim there are marriage to everyone. Kaya nga sa pamagitan po ng seremonya ng kasal, yung lalaking ikakasal at yung babaeng ikakasal ay pinapahayag nila ang kanilang pag-aasawa sa lahat ng tao. It is because it is not a shameful event. Dahil hindi ito nakakahiyang pangyayari. It is a very blessed event inside of God. Ito ay napaka-pinagpalang pangyayari sa paningin ng Diyos. Can I ask you something?
Tatanungin ko po kayo. How many times do you want to get married in your life? Kaya ilang beses niyo ba nais na ikasal o mag-asawa sa buhay ninyo? How many times? Ilang beses po? Do you want to get married in your life? Ilang beses ninyo nais na mag-asawa o ikasal sa many? Buhay ninyo? Marami? Many? Marami ba? Why didn't answer to me? Bakit hindi po kayo sumasagot? Actually, only one. Isang beses lang. Isn't it? Tama po. That's why the baptism also, we have to get only one time. Kaya nga, gayon din yung bautismo ay we were saved. Kinakailangan lang natin ng isang beses lang matapos nating maligtas. So baptism is received only one time, once, after being saved. Kaya nga, yung bautismo ay matatanggap natin ito ng minsanan lamang pagkatapos na maligtas. Not before get saved. After get saved, we have to receive only once. Hindi bago ang kaligtasan, kundi pagkatapos ng kaligtasan ay kinakailangan natin magpabautismo. That's why, if still you are not yet get baptized after you are saved, you have to get baptized one more time. Kaya nga, kung hindi pa po kayo nababautismohan, pagkatapos ninyong maligtas, kinakailangan po ninyo magpabautismo. Luke verse 61, verse 10, one more time. Look. Before getting married with Jesus Christ, chapter 61, verse 10, for he had clothed me with a garment of salvation. It means getting salvation. Kaya nga sabi po dito, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, ibig sabihin ito, nagkaroon tayo ng kaligtasan. And with the love of righteousness also, we became the Son of God. At kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Ibig sabihin ito, naging anak na ako ng Diyos. That, we have to get baptized. Pagkatapos ito, ay kinakailangan natin magpabautismo. Do you understand? Naintindihan niyo po? And then, from now on, I will explain to you about the Lord's Supper. At pagkatapos, simula po ngayon, ay ipapaliwanag ko po sa inyo ang patungkol sa hapunan ng Panginoon. So, Jesus Christ commanded two things. The one is the baptism, the other, the Lord's Supper. Kaya nga, dalawang bagay yung inuutos ni Jesucristo. Yung una ay bautismo at pangalawa ay hapunan ng Panginoon. Actually, Lord's Supper is we have to be celebrate whenever opportunity arise. Sa katunayan, yung hapunan ng Panginoon ay kinakailangan natin itong gawin sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Not now, after you go back home, if we read Matthew chapter 26, Jesus ate his last supper with his disciple in Mark's upper rooms, the night time before he was crucified. Kaya hindi po ngayon, mamaya na lang pag-uwi ninyo, basahin ninyo sa mababasa po ninyo sa Mateo chapter 26. Si Jesus ay kinain niya yung kanyang huling hapunan kasama yung kanyang mga alagad doon sa itaas na silid ni Marcos yung gabi bago siya ipako sa krus. Before he was crucified, at that time, Jesus gave them disciples valuable lessons while feeding them with bread and wine. Nang bago si Jesus ipako sa krus ng panahong iyon, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang napakahalagang aral habang pinapakain sila ng tinapay at ng alak. That's why Apostle Paul explained in detail four lessons, Jesus Christ's lessons, through the Lord's Supper. Kaya nga, si Apostle Pablo ay ipinaliwanag niya ng detalyado ang yung apat na aral dun sa patungkol sa hapunan ng Panginoon. So through the Lord's Supper, we're able to learn four Jesus Christ lessons. Kaya nga, sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon, matutunan natin yung apat na mahalagang aral. So in this time, we will learn the lessons four through the Lord's Supper. Kaya sa oras na ito ay pag-aaralan natin yung patungkol sa apat na aral patungkol sa hapunan ng Panginoon. Are you ready? Handa po ba kayo? If you are ready, please close your eyes. Open your eyes. Kaya kung handa na po kayo, buksan niyo po yung mata ninyo. Let's go back. First Corinthians chapter 11. Balikan po natin sa unang Korinto chapter 11. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. Unang Korinto chapter 11, 23 hanggang 29. Please, one more time.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Verse 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. The Lord's Supper at that time, there is two things. One is the bread and the other the cup of wine. Kaya dito po, doon sa hapunan ng Panginoon, may dalawang bagay dito. Yung una ay tinapay at yung ikalawa, yung kopa ng alak. In Lord's Supper, among four gods, Jesus Christ lessons, through the bread, we have to learn. First, Jesus Christ lesson. Kaya una, kailangan nating matutunan doon sa apat na aral doon sa hapunan ng Panginoon. Una, yung sa tinapay. So before I explain to you, I'll show you. Would you bring this one? Kaya bago ko po ipaliwanag, pwede. Move the table here. Check it. Remove the clothes. Okay, I'll show you one. Instead of bread, we prepare the last cake. Kaya sa halip na tinapay, ang inihanda po namin dito yung rice cake. How many pieces? Ilang po ba yan? Only one, right? Isa lang, tama po? Remember, only one. Tandaan nyo po, isa lang. Right? Okay. Brothers and sisters, look. Verse 24. Tingnan niyo po, brothers and sisters, yung verse 24. I will teach you about the meaning of bread. Ipapaliwanag, ipatuturo ko sa inyo patungkol sa kahulugan ng tinapay. Only 24, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Jesus said to them, take it, bread. This is my bread, my body, which is broken for you. So do this in remember of me. Please. Yeah. When you eat the bread every time, please remember my body. Yeah, sabi ni Jesus, sa tuwing kakainin ninyo, yung ito, pakiusap, alalahanin niyo yung aking katawan. But I explain to you, how many pieces Jesus Christ's body? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Ilan ba yung katawan ni Jesus Cristo? Only one. Isa lang. The reason, do you know the reason why we prepare only one? Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit isa lang yung inihanda natin? There is no that Jesus Christ two like that. Only one. Dahil wala namang dalawang Heso Kristo, isa lang. Right? Tama po. So, 1 Corinthians chapter 10. Tignan po natin, 1 Corinto chapter 10. Why we have to prepare only one bread? Kung bakit kinakailangan nating ihanda ang isang tinapay lang. There. 1 Corinthians chapter 10, verse 16 at 17. Yeah. Unang Korinto, chapter 10, verse 16 hanggang 17. 16. The cup of blessing which we bless is it not the communion of the blood of Jesus Christ? The bread which we break is it not the communion of the body of Christ? Verse 17. Everybody, let's read together. 3, 2, 1.
Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. For we, through many, but are only bread and only one, a bread and a body. So what does this mean? Yeah. Ano one bread, ibig sabihin ito? One body. Ng isang tinapay at isang katawan. It means we believe in Jesus, the one who saved us, right? Ibig sabihin nito, sumasampalataya tayo kay Jesus na siyang nagligtas sa atin. Tama po? So one body means we must become part of the body of Jesus Christ. Kaya ang ibig sabihin ng maging isang katawan ay dapat tayo maging bahagi ng katawan ni Jesus Cristo. Do you understand? Naintindihan niyo po? In Corinthian church, many Corinthian brothers and sisters, they became the divided. Kaya doon po sa iglesia sa Corinto, maraming mga brothers and sisters, sila ay nagkabahabahagi. Some part brother, they loved Apollo. Some part brothers, they follow the Apostle Paul. Yung ilan ng mga brothers and sisters, gusto nila si Apollos. Yung iba naman, gusto nila, sumusunod sila kay Pablo. Ah! I love Pastor Kim. I love Pastor Hong. Oh, no. I love Pastor Choi. Sabi nila, gusto ko si Pastor Lee. Gusto ko si Pastor Choi at si Pastor Hong. At that time, Apostle, they rebuked them. At nang panahong iyon, sinaway sila. Why you want to divide? Sabi niya, bakit tayo sa inyo magkabahabahagi? Jesus Christ's body only one, right? Ang katawan ni Jesus Christ ay isa lamang, di ba? Let's go. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto chapter 1. First Corinthians chapter 1, verse 11 at 12. Verse 11 at 12, please. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. And verse 13, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? Is Christ divided? Means Jesus Christ is only one, right? Yeah, si Kristo ba ay nahati? Ibig sabihin nito, si Jesus ay isa lang. Well, Paul crucified for you? No. Jesus Christ crucified for you. O si Pablo ba ay pinako para sa inyo? Hindi. And were you baptized in the name of the Paul? No. O kayo ba ibinautismohan sa pangalan ni Pablo? Hindi. Right? Tama po. That's why Apostle Paul at that time rebuked them. Corinthian brethren, do not be divided, but be one in the Lord. Kaya nga, nang panahong iyon ay sinaway sila ni Pablo at pagsinabi niya, huwag kayong magkabahabahagi, kundi maging isa sa Panginoon. You understand? Naintindihan That's po? Why we prepared the only one body, Jesus Christ, the one bread. Kaya nga, naganda tayo ng isang tinapay lamang, nakatawa, isang katawan ni Jesus. Also, Ephesians chapter 1. Gindi po, tignan po natin. Epheso chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 22. Epheso chapter 1, verse 22. Who is Jesus Christ's body? Kung sino ba ang katawan ni Jesus Cristo? Ephesians chapter 1, verse 22 at 23 or so. Verse 22, please. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Yeah. To the church, and 23, verse 23, brother and sister also. This 23, let's read together. 3, 2, 1. Na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Yeah. Which is, the church is His body, Jesus Christ's body. Kaya, yung iglesia po, yung church ay katawan ni Jesus Cristo. That's why, church is
Right? Tama po. Who are Jesus Christ's body? Sino po ba yung katawan ni Jesus Kristo? You are. Kayo. You understand? Maintindihan niyo po? You are. Kayo. Also, in John chapter 6, verse 66. John chapter 6. Tignan din po natin sa Juan chapter 6, verse 66. Remember, the church is the body of Jesus Christ. Kaya tandaan niyo po na ang church ay katawan ni Yeso Cristo. That's why we have to abide in the church. Kaya kinakailangan nating manatili sa church. We have to abide in the Jesus Christ body. Kinakailangan nating manatili sa katawan ni Yeso Cristo. John chapter 6 verse 66. Juan chapter 6 verse 66. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Dahil dito, marami sa kanya mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. For that time, many of his disciples went back and worked with him no more. That's why after they heard the Bible seminar, after they listened the true gospel, and they decided, I will follow Jesus Christ, but after that, they start to disappear. Kaya matapos silang marinig si Yeso Cristo, ang patungkol kay Yeso Cristo, matapos matapos nila yung Bible seminar, nagpasya sila na sumunod kay Yeso Cristo. Pero pagkatapos noon, nawala na sila. Even though I decided to follow Jesus Christ, but it's not easy to follow Jesus Christ. Very hard, difficult. Bagaman nagpasya na ako na sumunod kay Yeso Cristo, pero hindi madali. Napakahirap na sumunod kay Yeso Cristo. I have to throw my hobby, my enjoy life. Kailangan kong itahapon yung mga hobbies ko at mga ina-enjoy sa buhay. That's why many of his disciples, they went back, disappeared. Kaya marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod. At that time, 67 or so, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Do you want to go outside like that? Gusto niyo rin bang umalis? That time, Peter, he answered to Jesus Christ, 28, let's read together. 68 po, 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. No, Lord God. He answered to him, Lord, to whom shall we go? Thus have the word of eternal life here. Like kaya sabi ni Pedro, hindi po, Panginoon. Kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. I got salvation at here. Nagkaroon ako ng kaligtasan dito. So I don't want to depart from you. Kaya ayokong humiwalay sa iyo. I will abide in the church. Mananatili ako sa church. Likewise, that means that the branch of the tree must be attached in the vine to live. Kaya gaya nito, ibig sabihin po nito na yung sanga ng puno ay dapat na nakakabit doon sa puno ng ubas upang mabuhay. So those who truly born again brothers and sisters, they have mind to abide in the church. Kaya nga, doon sa mga tunay na naipanganak na muli ng mga brothers and sisters, eh, meron silang kaisipan na manatili sa church. More than other things, abide in the church is very, very important things. Kaya nga, for the normal Bible, normal Christian life. Kaya nga, para sa normal na Christian life, yung pinakamahalagang bagay ay yung pananatili sa church. You understand? Naintindihan niyo po? So, since you were saved, don't leave the body of the Jesus Christ. Kaya, magsimula nang kayo ay maligtas, ay huwag kayong umalis sa katawan ni Jesus Kristo. Right? Tama po. So, John chapter 15, let's go. Tignan po natin. Juan chapter 15. John chapter 15, verse 1. Hanggang 6. Verse 1 hanggang 6. Everybody, would you read together? 3, 2, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga.
Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Yeah. After you were saved, after you became righteous man, after you became your son of God, first of all, you have to do abide in the church. Kaya nga, pagkatapos nating maligtas, patapos nating maging anak ng Diyos, una sa lahat ay kailangan nating gawin, manatili sa church. For certain, the brethren, they said, after they were saved, some new brother and sister, they say, there are several kinds of type foolish children, Christian. Kaya, he said, do I have to go to church every time? They said. Sabi nila, mayroon po, pagkatapos nilang maligtas, mayroong iba't ibang uri ng mga hangal na mga Kristiyano, sinasabi nila yung ganito. Through pagkatapos Bible, nilang maligtas, kinakailangan ko ba talaga pumunta sa church? Through the Bible seminar, I heard already. I heard that. Even if I don't go to church, I cannot go to church, but I can go to heaven. Sabi nila, sa Bible seminar, narinig ko naman, kahit na hindi na ako magpunta sa church, ay makakapunta pa rin ako sa langit. If I got salvation, truly, even though I cannot go to church, but I can go to heaven. Sabi nila kung talagang nagkaroon ako ng kaligtasan, bagaman hindi ako magpunta sa church, makakapunta naman ako sa langit. It is right or wrong? Tama po ba yun o mali? Right or wrong? Tama o mali? Somehow right. Tama po. Yeah. Even though someone cannot go to church, but if he got salvation, truly, he can go to heaven. Opo, bagaman hindi siya makapunta, umaten sa church, kung talagang siya ay nagkaroon ng tunay na kaligtasan, tama po makakapunta siya sa langit. But Jesus Christ, who saved you, He want you to abide in the church. Subalit, si Jesucristo na nagligtas sa inyo ay nais niya na manatili kayo sa church. If we love Jesus Christ truly, that's why we have to abide in the church. Kaya nga, kung tunay na iniibig ninyo si Jesucristo, kaya kailangan nating manatili sa church. Another new born again brothers, sister, they said, thank God for saving me, but I cannot go to church because I'm very busy. So see you in the heaven like that. Meron naman na mga Kristiyano sinasabi nila, salamat sa iyo o Diyos sa pagliligtas sa akin, subalit hindi ako makakapunta sa church dahil busy ako, kaya kita na lang tayo sa langit. It is right? Tama po ba yun? No. Hindi rin po. Isn't it? Remember, God want abide in the church after we were saved. Tandaan niyo po, nais ng Diyos na manatili tayo sa church matapos nating maligtas. I think, I'm not sure, but I think, after we're saved, those who were saved, among them, if someone have a mind, I don't want to go to church, I think, maybe, still, she is not yet saved. Kaya, hindi po ako sigurado. Pero sa tingin ko, yung mga pagkatapos na sinasabi na sila yung naligtas, pero mayroong kaisipan na ayaw nilang pumunta sa church, sa tingin ko, ay hindi pa talaga sila, wala pa talaga silang tunay na kaligtasan. Getting salvation means getting married with Jesus Christ. Kaya yung pagkakaroon ng kaligtasan, ibig sabihin nito ay ikinasal kay Jesucristo. What do you think? After get married, just now, the bride, he said, groom, I don't want to live with you. Yeah, halimbawa, it's okay? Isipin niyo po ito. Halimbawa, pagkatapos ng kasal, tapos sasabihin ng babaeng ikinasal, sa lalaking ikakasal, ayaw kitang makasama. Is it right or not? Tama po ba yun o hindi? So, those who are truly saved never think that way. Kaya nga, yung mga tunay na naligtas, kailanman ay hindi nag-iisip ng ganito.
So likewise, because we have received great salvation from God for free, so true saved people, brother, sister, wants to live with God in the church, has our heart to live for God. Kaya gaya po nito, dahil tayo na tumanggap ng dakilang kaligtasan mula sa Diyos ng walang bayad, kaya nga, yung mga ligtas na Kristiyano ng mga brothers and sisters ay nais nila na mabuhay kasama ang Diyos sa loob ng church at mayroong puso na mabuhay para sa Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? So, if you have someone you love, if you have someone you love, you will want to meet that person every day, right? Kaya, kung mayroon kayong tao na minamahal ninyo, nais ninyo na makita ang taong iyon araw-araw, tama po? If you fall in love someone, you want to meet, you will miss every day. Dahil kapag you will miss him every day. Na in love kayo sa isang tao, marahil ay mamimiss mo siya araw-araw. Likewise, if you got salvation, truly, you have to miss the Lord God. Kaya po nito, kung talagang nagkaroon kayo ng tunay na kaligtasan, ay kinakailangan ninyong katagpuin so like this passage, when the branch break from the tree means from the church, the branch died immediately. Kaya gaya po ng talatang binasa natin, kapag yung sanga ay naputol mula sa puno, yung sanga ito ay agad na mamamatay. So like this, we are the branch of the vine and Jesus is the vine. Kaya, so therefore, God explained that we can never live apart from God. Kaya gaya nito, ipinapaliwanag sa atin na si Jesus yung puno ng ubas at tayo yung mga sanga. Kaya sa pamamagitan nito, ipinapaliwanag sa atin ng Diyos na kailanman ay hindi tayo maaaring mamuhay na hiwalay mula sa Diyos. This among you, if we have a mind, I don't want to go to church. If we have a mind, maybe that person is not yet saved. Kaya sa dito po sa inyo, kung meron kayong sino man na may kaisipan na ganito na ayaw ko magpunta sa church, kung ganun, marahil, yung hindi pa talaga nagkaroon ng kaligtasan. She just heard, just salvation, simply. She only understood it simply, the gospel. Okay. But he might be not the one who was saved. Kaya narinig lang niya ang kaligtasan ng simple lang at hindi naman at naunawaan lang niya ito ng simple lang. Subalit, hindi pa talaga siya yung tao na naligtas. Do you understand? Naintindihan niyo po? So, Bible says 2 Corinthians. Let's go. 2 Corinthians. Yeah, sinasabi ng Biblia, tingnan po natin ikalawang Korinto. Chapter 13, verse 5. Chapter 13. At 6. Verse 5 hanggang 6. Second Corinthians chapter 13 verse 5 at 6. Ikalawang Korinto chapter 13 verse 5 hanggang 6. That's why verse 5, examine yourself as to whether you are in the faith. Examine. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Yeah. Sabi po dito sa verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Even though you mention, I got saved. Thank you, sorry mo. Thank you very much, O Lord God, who saved me. But if you do not have mind, I don't want to abide in the church. Maybe some problem. Kaya, bagaman sinasabi ninyo na nagkaroon kayo ng kaligtasan, maraming salamat, O Diyos, sa akin ay nagligtas. Pagkatapos, wala kayong kaisipan na manatili sa church, marahil may problema. In other words, if someone does not have the will, desire to live in the church, because church is the body of the Jesus Christ, that has not true gospel, he or she may have a problem with salvation. Kaya sa madaling salita po, kung may isang tao na wala siyang pagnanais na mabuhay sa church, na siyang katawan ni Jesucristo, na mayroong tunay na ebanghelyo, siya ay maaaring may problema sa kanyang kaligtasan. So, Hebrews chapter 12, verse 9. Hebrews chapter 12, verse 9. Let's go. Yeah. Tignan po natin. Hebreo chapter 12, verse 9.
Hebrews chapter 12, verse 9. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. At sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? For example, certain man, if some certain man gave you the 1,000,000 pesos. Halimbawa po, may isang tao na nagbigay sa inyo ng 1,000,000. If you receive 1,000,000 pesos from the someone, kung tumanggap kayo ng 1,000,000 mula sa isang tao, can you have a mind, respect him like that? Yeah, may kaisipan ba kayo na igalang siya? Can you have a mind to like him? Magkakaroon ba kayo ng kaisipan na gustuhin siya? If you receive 1,000,000 pesos from him. Kung tatanggap kayo ng 1,000,000 piso mula sa kanya. Will you hate to meet him? Ayaw mo ba siya na makita? Or not? O gusto? Likewise, Jesus Christ, He saved us. Gaya po dito, si Jesus Christo, niligtas tayo ng walang bayad. Why you do not have a mind to attend the church? Kaya bakit wala kayong kaisipan na umatend sa church? Because church is the body of the church, Jesus Christ. Dahil yung church ay katawan ni Jesus Christo. So Hebrews chapter 12, verse 9 means, in other words, a saved person is a person who has the heart to live in the body of Jesus Christ, in the church, and in the branch of the vine. Kaya po nito, sa Hebrews 12, verse 9, nangangahulugan din po ito, na yung taong ligtas ay ang tao na mayroong puso na mabuhay sa katawan ni Jesus, na siyang iglesia o church, at ng sanga, at sa sanga ng puno ng ubas. Am I right? Tama po ba? On the contrary, Psalm chapter, Proverbs chapter 18. At sa kabaliktaran po, mga kawikaan, chapter 18. Proverbs chapter 18, verse 1. Verse 1. Proverbs chapter 18, verse 1. Everybody, also, let's read together. 3, 2, 1. Ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Yeah, a man who isolated himself, it means those who try to disappear by themselves in the Lord. Yeah, ibig sabihin po yung, ang namumuhay na nag-iisa, ibig sabihin nito, yung mga tao na nawawala sa sarili nila, ay umaalis sa sarili nila sa Panginoon. Same meaning. Right? Why he someone wants to depart from the church? Bakit po ba yung may tao na gustong humiwalay sa church? The reason is here, seek his own desire. Bakit dito yung nag-iisa ay nagpapasasa? You understand? Naintindihan niyo po? Because of their own desire. That's why they do not want to go to church. Dahil sa kanilang pagnanasa, kaya nga ayaw nila na pumunta sa church. What does it mean? Your own desire. Ano pong ibig sabihin yung sarili niyong pagnanasa? You know yourself. Kilala ninyo ang sarili niyo. Someone enjoying the drinking. Someone enjoy the love, the travel. Yung ila nag-enjoy na uminom. Yung iba naman gusto na mag-travel. Remember, brothers and sisters, everyone. Therefore, if anyone refuses to go to church and listen to God's word after being saved, maybe that person is not yet saved. Maybe. Tandaan niyo po ito, mga brothers and sisters. Kaya, kung sino man ay ayaw na pumunta sa church at makinig ng salita ng Diyos pagkatapos niyang maligtas, marahil ang taong iyon ay hindi paligtas. That's why check yourself. If kaya, you have a mind to desire abide in the church or not. Kaya nga, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung mayroong kayong kaisipan na manatili sa katawan ni Jesus ang church o hindi. Let's go back. Okay, anyway, by the way, 1 Corinthians chapter 11. Balikan po natin sa unang Korinto, chapter 11. Verse
Why did Christ say to the 12 disciples, "Do this in remembrance of me"? Bakit sinabi ni Hesus Kristo doon sa kanyang mga alagad na gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin? This is my body, bread. When you eat the bread, one bread, this is my bread. The eating the bread means, please, you have to abide in the church. Yeah. Sabi niya, ito yung aking katawan. Nakainin ninyo ang aking katawan. Ibig sabihin ito, manatili kayo sa katawan. Do you understand? Naintindihan niyo po? So in other words, eating this bread are remembering it is God's request to always abide in the Lord. Sa madaling salita po, yung pagkain sa tinapay at sa pag-aalaala, ito ay ipag-alaala sa hiling ng Diyos na palaging manatili sa Panginoon. Right? Tama po. And then one more thing, 1 Corinthians chapter 6. Let's go. 1 Corinthians chapter 6. At isa pa po. Not 11. Unang Korinto chapter 6. Unang Corinthians chapter 6 verse 11. Church is Jesus Christ's body, right? And then here, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Verse 19 po. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi sa inyong sarili? It means that we are member of the body of Jesus Christ. We are. Ibig sabihin nito na tayo ay bahagi ng katawan ni Hesukristo. Oh, right? We are the member of the body of Jesus Christ. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Hesukristo. You understand? Naintindihan niyo po? Then, in order for us to become one body, Jesus Christ, we must strive to become one. Kaya nga, pagkatapos nito, upang tayo ay maging isa sa katawan ni Jesus, ni Jesus Cristo, dapat tayong magsikap na maging isa. Follow me, we are body of Jesus Christ. We are body of Jesus Christ. So what should we do in order to do that? Kung gayon, ano yung dapat nating gawin upang magawa ito? What should we do in order to become one body, Jesus Christ? Ano yung dapat nating gawin upang tayo maging isang katawan ni Jesus Cristo? Let's think, imagine. Isipin po natin ito. Question. What do we need to make bread? Ano ba yung kailangan natin upang makagawa ng tinapay? What do we need to make a bread? Ano yung kinakailangan natin para makagawa ng tinapay? First, una, where is it? Floor? Right? Tama po, arena. And then? Pagkatapos? No. Sorry. Water. At tubig. Right? Tama po. Isn't it? And most of all, first of all, we need the flour and water, right? And then, question again. What do we need to make a flour? Kung at isa pa, ano yung kinakailangan natin para makagawa ng harina? What do we need to make a flour? Ano yung kailangan natin? What? Ano po? Wait. Do you understand? Trigo. Naintindihan niyo po? Right? This is you are. Ito kayo. These are you or you. Yan ay kayo. So in order for rice or bread, we body of Christ, we must be crushed. Yeah. Para makagawa tayo Thorn. Nung tinapay, yung trigo ay kinakailangan na tayo ay durugin.
and have to the ground. At kailangan gilingin. In order to become flower. Para maging harina. Do you understand? Naintindihan niyo po? Can you catch my point? Actually, we have our own idea. Sa katunayan, mayroon tayong sariling idea. We have stubbornness. Mayroon tayong katigasan ng ulo. Actually, we have each of you have the there are your own desire. Sa katunayan, bawat isa sa inyo mayroong sariling pagnanais o pagnanasa. To become one body of Jesus Christ, we have to throw our own idea, desire, our hope, and everything. Para maging isang katawan ni Jesus Kristo, kailangan nating itapon yung sarili nating idea, kaisipan. Can you understand? Naintindihan niyo po? It means that you have to throw away. Since you were saved, since we were saved, we have to throw away your pride mind and arrogance or stubbornness. Likewise. Kaya gaya po nito, para maging isa, ibig sabihin nito, kinakailangan nating itapon yung sarili nating pagmamataas, kayabangan, katigasan ng ulo. In order to able to become mixed, become founder, para maging pulbos, we have to kill our desire and our pride and arrogance and stubbornness. Kailangan nating patayin ang ating pride, yung pagmamataas natin, katigasan. Can you catch my point? It means called the sacrifice. Tinatawag po ito na sakripisyo. I don't want to join you. How ayaw can kong, make mix? Ayaw kong sumama sa iyo. Eh, paano ito hahaluin? Here, there's so many coffee beans. Dito marami mga coffee beans. To drink the cup of coffee, has to first grind. Do you understand? We have to break our desire and our... Kailangan nating wasakin yung ating sariling pagnanais, pagnanasa, at ang ating kaisipan. Do you understand? To become one body, Jesus Christ, we have to throw away everything. Yeah, para my maging own idea. Isang katawan ni Jesus Cristo, kailangan nating itapon yung sariling pagnanais. Even my hidden sin also. Maging yung ating nakatagong kasalanan. We have to throw. Kailangan nating itapon. Even anybody don't know your hidden sin, but God know you. Bagaman, walang sino man nakakalam ng nakatalihim ninyo, nakatago na kasalanan, pero alam ito ng Diyos. To become one body of Jesus Christ like that. Para maging isang katawan ni Jesus Cristo na gaya nito. We are weak to become one body. We have to throw your everything. Kaya para maging isang katawan tayo, kailangan nating itapon lahat ng bagay. Somebody say, oh, your level, my level is totally different. My level is very higher, you are very low. Kaya may nagsasabi po, yung level ko at level mo ay hindi pareho. Ako mataas, ikaw mababa. Let's read together. 3, 2, 1. One mind. Actually, there are so many actress and actor and good famous singer in Korea among our brothers and sisters. Sa katunayan, doon sa mga brothers and sisters natin, napakaraming sikat doon, aktor, actress, mga singer. Maybe you may know. Marahil alam po ninyo. The brother and sister, when they go outside on the street, so many unbelievers, they came to him. Oh, please, give me your signature sign. Like that. Kaya kapag lumabas sila, doon maraming mga unbelievers yung sinasabi na sumisigaw sila, humihingi yung autograph nila. But when they attend some retreat, all brothers and sisters, they didn't care about him. Balit kapag umaten sila ng summer retreat, lahat ng mga brothers and sisisters, walang pakialam sa kanya. There's no one ask to them to get signature. Walang sino man ang humihingi ng kanyang pirma. We are the same, one mind. Pareho rin po tayo. Isang equal. Can you understand? That's why in order for lies or the big camera, last cake, we must be crusted and thrown and cracked and grounded in order to become one. Kaya nga, para doon sa bigas o kaya naman doon sa trigo, para maging rice cake ito, dapat na mawasak ito at gilingin upang maging isang harina. So Galatians chapter 5,
I'll show you. Galatians chapter 5 also. Kaya, tignan po natin, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 24. Verse 24. I shall introduce you this Pope's passage. Let's read together, verse 3 to 1. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Those who are Christ, stress means those truly born again Christian, like that, have crucified, threw away their flesh with his passion and desire like that. Kaya nga, yung mga tunay na naipanganak na muli, pinako sa krus, yung kanilang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. In order to become one body of Jesus Christ, have to grind like that. Kaya para maging isang katawan ni Yesu Cristo ay kinakailangan gilingin. First of all, we have to abide in the church. Una sa lahat, kailangan nating manatili sa church. And have to mix. At kailangan haluin. And sacrifice. At sakripisyo. In order to become one, that is, it is possible only when we consider each other, forgive, right? Forgive each other, and understand each other, and accept each other's. Others' weakness. Kaya, para maging isa, magiging posible lamang ito kapag iniisip, pinapahalagahan natin yung isa't isa, pinapatawad ang isa't isa, inuunawa ang isa't isa, at tinatanggap yung kahinaan ng isa't isa. Can you understand? Naintindihan niyo po? Do not argue each other. Do not fight each other. Huwag makipagtalo sa isa't isa. Huwag backbiting each other. Huwag magsalita ng masama sa likuran ng isa't isa. In order to become one, we have to become one and grind. Para maging isa, kinakailangan nating gilingin yung sakripisyo. Have to forgive each other and understand each other. Yeah. Right? Patawarin ang isa't isa, unawain ang isa't isa. In order to wake up, please say each other, I will forgive you. Magising po kayo, sabihin niyo po, pinapatawad kita. I love you. I love you. Don't say, I love you. I love you. I will forgive you. I will understand your weakness. So please understand me, my weakness. Please forgive me, my weakness. Please love me, my... Like that. In order to become one body. Para maging isang katawan. This is called the wonderful fellowship inside of God. Kaya tinatawag ito na napakagandang fellowship o paikisama sa paningin ng Diyos. And then what... Flour needs to become bread is above all else water. At para doon sa harina, para ito ay maging tinapay, higit sa lahat, kinakailangan ito ng tubig. Without water, cannot mix. Kung walang tubig, ay hindi ito mahahalo na mag-isa. What does it mean water? Ano big sabihin ng tubig? Word of God. Salita ng Diyos. Water. Ito yung tubig. Ibig sabihin ng tubig. Did you know? So water symbolizes the word of God. Kaya yung tubig po sumisimbolo sa salita ng Diyos. So in other words, fellowship means that we must have a fellowship with each other with the word of God. Not without worldly things. Kaya sa madaling salita po, yung fellowship natin o paikisama natin, ang hulugan ito na dapat tayo makipag-fellowship sa isa't isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ang makamundong bagay. So please in the church, don't boast about your position and your ability or talent. Kaya sa church, pakiusap, huwag po ninyong ipagmalaki ang inyong kakayahan. Right? And then, second, I will teach you about meaning of wine. At pangalawa, ituturo ko po sa inyo wine. Yung patungkol sa alak. Let's go back. 1 Corinthians chapter 11, verse 25. Unang Korinto, chapter 11, verse 25. And second, the lesson of wine. Patungkol dun sa kopa. Pangalawa. Wine, verse 25. Verse 25. Pasabi po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalaala sa akin. You drink wine, eat, and in remembrance of me. So wine symbolized in the blood of Jesus Christ, who saved you. Kaya nga, yung kopa o yung alak ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus na nagligtas sa inyo. So in other words, Jesus warned you to never forget the blood of Jesus Christ on the cross that saved you. Sa madaling salita, nais ni Jesus na kailanman ay huwag ninyong kalimutan ang dugo ni Jesus doon sa krus na nagligtas sa inyo. That's why He told us to always remember and be thankful. Be thankful through the Lord's Supper. Kaya nga, sinabi niya sa atin na palaging alalahanin ito at maging mapagpasalamat sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon. And one more, the third lesson means a life of a reflection. Pangatlong aral po, ibig sabihin nito, yung buhay na pinag-nagninilay-nilay. Through the Lord's Supper, we have to learn the third lesson, means verse 27 hanggang 29. Okay, sa verse 27 hanggang 29. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. As soon as possible, we start to the Lord's Supper. So the meaning of the Lord's Supper is that through the Lord's Supper, we have to look back our Christian life and reflect on our lives while eating bread and drinking this wine. Yeah. Yung kahulugan po ng hapunan ng Panginoon ay sa pamagitan nito ay kailangan nating balikan at tingnan yung ating mga yung buhay natin habang kinakain natin yung tinapay at uminom sa kopa. Verse 29 or so, let's read together one more time. 3 to 1. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at uminom ng hapol sa kanyang sarili. Before we eat the bread and before we drink the wine, God will give you some message, boys. Bago ninyo kainin yung tinapay at inumin, yung kopa, magbibigay ang Diyos sa inyo ng aral. There is a voice of conscience that God give to each of you. Mayroong tinig ng budhi na sa inyo na bibigay sa bawat isa sa inyo ng Diyos. That's why we must reflect on it and confess it on to God. And drinking this and bread and cup of wine with a promise that we will never do it anymore. Kaya kailangan po natin itong balikan, ipahayag ito sa Diyos at inumin at yung, kainin yung tinapay at na may nangako tayo na kailanman ay hindi na ito ulit gagawin. You understand? Naintindihan niyo po? So when we start to drink and eat wine, bread, God will give it through the in your conscience. Why you are committing continuously? Kaya, why you still you are not changing your bad Christian life? Kaya, bago kayo kumain at uminom nito, yung Diyos ay magbibigay sa budi ninyo, sasabihin niya, bakit ginagawa mo pa rin yung patuloy ang ganitong kasalanan? Bakit niyo pa rin nabubuhay ng mabuting buhay Kristiyano? Please don't forget, I love you so much, that's why I saved you. Kaya pakiusap, huwag mong kalimutan na iniibig kita ng higit, kaya't iniligtas kita. Through my body and my the precious blood. Sa pamagitan ng katawan ko at ng pagdanak ng dugo. But still, why you didn't change your stubbornness? Pero bakit hindi mo pa rin binabago ang iyong katigasan? That's why we must reflect on it and confess it to God and drinking this bread and cup of wine. Kaya, kailangan po natin itong i-reflect at ipahayag sa Diyos. Pagkatapos, kainin at inumin yung alak at yung kopa at yung tinapay. But when you eat and drink the bread and the wine, if you do not, you are insulting the flesh and blood of
to Jesus Christ. Kung hindi niyo po ito gagawin, ibig sabihin nito ay parang iniinsulto natin yung laman at dugo ni Jesus Cristo. If you don't it, you are really ignoring Jesus Christ. Kung hindi niyo po ito gagawin, ay talagang binabaliwala ninyo si Jesus Cristo. Don't misunderstand. It has nothing to do with going to hell. Pero huwag po kayo magkaroon ng maling pagkaunawa. Wala itong kinalaman sa pagpunta sa impyerno. Just however, the right relationship with God who saved us is cut off. Pero gayon pa man, yung tamang relasyon sa Diyos na nagligtas sa atin ay mapuputol. You understand? So when you're drinking and eating wine and bread, you have to confess and you have to repent and change your mind. Kaya habang kinakain ninyo ito at iniinom yung kopa, kailangan po ninyong manalangin, magsisi. Okay? At magbago sa pag-iisip. Last one, evangelism. At panghuli, evangelism. Through the suffering, God, Jesus Christ wants to teach you the first lesson is evangelize. Kaya sa pamamagitan ng pagdurusa, nais, sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon na isituro ni Jesus Christ ang patungkol sa pag-evangelize. Let's go back again. 1 Corinthians, last one, chapter 11, verse 26. Balikan po natin, 1 Corinto, chapter 11, verse 26. Last first lesson, God's lesson, Jesus Christ's lesson. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Every time, you have to remember, remind, you proclaim the Lord's death. Kaya, tandaan niyo po ito palagi. Ipinahayag ninyo yung kamatayan ng Panginoon. So through the Lord's Supper time is the time for me, you, to make up my mind to live with the Word and prayer and fellowship. And finally, to make up my mind to live by preaching the Gospel. Kaya sa pamamagitan po ng hapunan ng Panginoon, ito yung oras na upang magpasya sa sarili ko na mabuhay sa salita ng Diyos, panalangin, fellowship, at sa huli, magpasya sa sarili natin na ipangaral ang Ebanghelyo. Question, after we were saved, why we have to meet unbelievers continuously? Tanong, bakit pagkatapos nating maligtas, bakit kinakailangan nating katagpuin yung mga hindi paligtas? Like before, just enjoy with an unbeliever? Gaya pa noon, mag-enjoy lang, kasama yung mga hindi mananampalataya? No. Hindi po. We have to meet, we are able to meet the unbeliever in order to save them. Kinakatagpo natin yung mga hindi mananampalataya upang iligtas sila. Right? Tama you understand? Naintindihan? Before, he is just my boyfriend. Before, she is just my girlfriend. But now, do not enjoy. We have to meet him to save her, to save him. Kaya noon, dahil sa boyfriend at girlfriend kaya nakikipagkita, pero ngayon, kinakailangan silang iligtas. But why didn't proclaim Jesus Christ dead? Pero bakit hindi pinahayag ang kamatayan ni Jesus Cristo? Ito yung why problema. Why do you keep silent? Bakit nananahimik pa rin kayo? To deliver the gospel. Upang ipahayag ang Ebanghelyo. Because he's shy? Dahil pa nahihiya? He's shy? Nahihiya? There's problem. Problema po yan. One more time, let's read together. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Remember, I cannot speak Tagalog. My speaking English is not much promptly. Hindi pa rin ako makapagsalita ng Tagalog at hindi pa rin ako mahusay sa pagsalita ng Ingles. I'm not feel shy. Pero hindi po ako nahihiya. Because God want me to preach the liberal gospel more boldly. Dahil nais ng Diyos na ipangaral ko ng higit na may katapangan ng Ebanghelyo. Why? Because God saved me bakit? For free. Dahil iniligtas ako ng Diyos ng walang bayad. Right? Tama po. Please, you have to look back your Christian life. Pakiusap. Kailangan ninyong magbalik-tanaw sa Christian life ninyo. Psalm chapter 116, verse 12. Mga awit, 116, verse 12. I hope all of you have ordained mind.
Umaasa ako na lahat kayo ay magkaroon ng ganitong kaisipan. Lest we have that mind. Nawa, tayong lahat ay magkaroon ng ganitong kaisipan. Psalm chapter 116, verse 12. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Even we mention, what shall I render to the Lord for all His benefit toward me? But still we spend our valuable time, our money, our ability, everything, not for the Lord, for my own life. Bagaman sinasabi natin, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Subalit, yung oras natin, yung pera natin, lahat ng bagay sa atin ay ginugugol pa rin natin para sa sarili natin. The Lord who saved you through the Lord's suffer, God won, all of us have that mind. Psalm chapter 118. Kaya yung Panginoon nagligtas sa inyo sa pamagitan ng hapunan ng Panginoon ay nais niya na maalala ninyo. Verse 17. Mga awit, 118, verse 17. Psalm chapter 118, verse 17. 118, verse 17. Pasay po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Through the Lord's Supper, please don't forget our duty, responsible. Kaya sa pamagitan po ng hapunan ng Panginoon, pakiusap, huwag po ninyong kalimutan ang inyong responsibilidad. Huwag kayong mahiya. We boldly, we have to preach the liberal gospel to those who your beloved family. Kaya nang may katapangan, kinakailangan natin ipangaral ang ebanghelyo sa mga minamahal ninyo. It is not a joke. Hindi po ito biro. Today, Jesus Christ's second coming is very, very near. Ang araw ng ikalawang pagdating ni Jesucristo ay napakalapit na. As we know, already Turkey, the country, Turkey. Gaya ng alam na natin yung nangyari sa Turkey. There are very great, huge earthquake there. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. It is God's sign, last age. Ito po ay tanda ng Diyos na huling panahon. It's, we do not have time much. Na wala na tayong sapat na oras upang ipangaral ang ibanghelyo. Last book, after read, and we'll finish. Let's go back. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Balikan po natin ulit. Unang Korinto after 11, we read, I will finish today's sermon. Let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Okay, thank you. Today we will learn the four kind of Jesus Christ lesson through the Lord's Supper. Kaya ngayon po ay pinag-aralan po natin yung apat na aral ni Jesucristo sa pamagitan ng hapunan ng Panginoon. Okay, let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God who love us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama namin Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. When we were born, we were miserable sinner before you. But for your love us, you sent Jesus Christ 2,000 years ago. And through the Jesus Christ shedding the precious blood, we could be saved, we got to live eternal life. Kaya nung kami ipanganak, kami mga miserable mga makasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig mo sa amin, isinugo mo sa amin si Jesucristo, 2,000 taon na nakakalipas, ay dumanak ang kanyang mahalagang dugo at upang kami ay iligtas. O Lord, thank God, give us the great chance to join the Lord's Supper. Through the Lord's Supper, we remember how much you love us and we will remember the Jesus Christ, the shedding blood. At Panginoon, salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na makibahagi sa hapunan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon ay alalahanin po namin ang ginawa ni Jesucristo para sa amin. O Lord, still we love you, but still we are very weak spiritually. So please guide us and lead us to the right way. So we will do our best to follow you. At Panginoon, subalit kami pa rin ay mahihina, kaya't pakiusap, gabayan, at tituro mo po sa amin yung tamang daan. There are so many the new born again brothers and sisters here. So please bless
their Christian life. At meron din po napakarami ng mga bagong naipanganak ng buli ng mga brothers and sisters, kaya't pakiusap, pagpalain mo rin po yung buhay nila. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.